Hindi lang paghahanda sa mga kagamitan ng pagkolekta ng datos ang kailangang sanayin ng isang enumerator. Bilang taong humaharap sa komunidad at nangangalaga sa mga datos nila, kailangang paunlarin ng mga enumerator ang ilan sa kanilang mga kaalaman na may kinalaman sa persons with disability. Sa dahilang ito, mahalaga ang pagdadaos ng training para sa mga enumerators. Sa video na ito, matututunan ninyo ang mga criteria na dapat isaisip sa pagpili ng mga enumerators, mga dapat lamanin ng training for enumerators, at iba pang mga paghahanda. At ilang mga paalala para sa mga enumerators bago sumabak sa data collection. Kaakibat ng video na ito ang mga sumusunod ng mga manual at guide na kasama sa resource materials na inyong dinownload. Paano ba pumipili ng enumerator para sa IBMS? Ano-ano ang mga katangian at karunungan ng isang magaling na enumerator? Sa pagpili ng mga enumerators na makakatuwang sa data collection, mainam na may kaunting karanasan sa pangongolekta ng datos ang enumerator sa mga komunidad at mga sambayan. Makakatulong din ang sapat na kaalaman sa mga issue, polisiya, at batas na may kinalaman sa mga persons with disability. Kung may mga organisadong grupo ng mga persons with disability sa lugar ninyo, ay mainam na makipagtulungan sa kanila. Maaaring meron din silang mga miyembrong may kasanayan at karanasan sa pagiging enumerator. Sa pilot implementation ng CDP, karamihan sa mga kinuhang enumerators ang mga persons with disability at nakitang mas nagkakaroon sila ng kumpiyansa sa sarili dahil nakaramdam sila ng sense of fulfillment sa pagkuha at pagbibigay ng mahalagang impormasyon sa kanilang mga kabarangay. Habang ang komunidad naman ay natunghayan sa maaari nilang maitulong kapag nabigyan ng oportunidad na maisama, makasali at makilahok.